Mataas na kaso ng COVID-19 at sunod-sunod na bagyo. Yan ang kambal na kalbaryo sa Batanes. Kamusta na kaya sila ngayon? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Kamakailan lang tumaas ang COVID cases sa Batanes. Paano kaya ang sitwasyon doon ngayong magkakasunod na naman ang tumatamang bagyo sa bansa? Noong nakaraang taon, apat lang ang naitalang COVID-19 cases sa buong Batanes, na natili ang mababa sa pagsisimula ng 2021. Pero nang tumuntong ang Setyembre, naitala ang community transmission sa lalawigan. Sinabayan pa yan ang pagdating ng bagyong Kiko noon. Typhoon Kiko struck at around the 11th of September. So yun, nagkaroon talaga ng nakasabay kasi yun na pala yung hudyat sa community transmission. Noong una, nahirapan ng Provincial Health Department na mag-contain ng cases lalo't nagkaroon ng damage sa quarantine facilities, nawalan pa ng supply ng kuryente at tubig. Noon din nagsimulang tumaas ang infection sa lugar na aabot nga sa 857 total COVID-19 cases as of yesterday. Ang Batanes General Hospital naman na main COVID-19 facility sa lalawigan, na-reach na ang maximum capacity. Malit lang daw kasi ang ospital kaya't kung may karagdagang critical cases na kailangan mabantayan, inililipat nila sa Cagayan Valley Medical Center. Nagkakaroon tayo ng evac, no, paglilipat ng mga pasyenteng ito doon sa regional hospitals natin at maganda naman yung coordination natin. May charter plane na nagagamit kung kinakailangan. May sistema na rin ng mga doktor at iba pang healthcare professional sa paglilipat ng COVID-19 patients. Na-anticipate na raw kasi na mangyayari ito. Sa ngayon, unti-unti naman daw na bumababa ang COVID-19 cases sa Batanes. Nakatulong din na noong wala pang community transmission sa lugar, nakapagsimula na sila sa pagbabakuna. 75.35% na ng eligible population ang fully vaccinated. Kaya karamihan din sa mga kaso, mild COVID cases na lang. Inaayos na rin ang registration para naman sa pagbabakuna sa mga menor de edad sakaling may go signal na sa implementation nito. Ang kailangan na lang ngayon, lalo't geographically isolated ng Batanes, mga karagdagang stocks ng oxygen at PPE para sa health workers. Minor damages lang naman sa facilities ang iniwan ni Bagyong Maring, kaya lang mahirap din ito lalo't bumabawi pa lang ang lalawigan. Umaasa naman ang Provincial Health Office na patuloy na bababa ang COVID cases kasabay pa rin ang pagpapatupad ng mahigpit na protocols. Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.